Magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po ako. Magluluto po ako dito ng toge. Ginisang toge nga. Haluan ko po ng tukwa. Gisa-gisa lang po. Ayun na po. Luto na po ang aming ulam. Hinaluan ko din pala ng sardinas. Masarap po ito mga guys. Ito pala ang aking almusal at siyempre hindi mawala ang kape sa umaga. Halo-haloin hanggang matunaw yung kape. Yun kasi nagpapasarap yung paghalo. Kain na tayo mga guys. Dahil ako lang po ang kumain, marami pa pong natira. Nga toge. Pwede po po ito mamaya. Para maiba naman po ang loto, binabalot ko na lang. Kasi kumakain ng mga bata kung ganito ang pagkaloto. At nagsimula na po ako dito magprito. Nilabas ko na ang aking mahiwagang kawali at nilagyan ko na po ng mantika. Ang gamit ko palang mantika dito ay minola na nabili ko po sa supermarket. Ngayon, iniisa-isa ko na po yung toge. Ganito talaga ako magluto. Gidandahan ko para hindi matalsik. Luto na pala yung iba, ang second batch na naman. Ayun mga guys, luto na po lahat. Dahil itong video na po ay halo-halo, noong nakaraang linggo po ay nagsisimba din po kami. Manalangin sa poong may kapal para bigyan ng maraming blessing. At pag-uwi ko po sa bahay ay nagsisimula na naman po akong magluto. Dahil marami po kaming bahaw, kaya ang ginawa ko sa bahaw ay sinasangag ko para hindi po siya masayang. Masarap kasi ang sinangag na kanin. Gusto ng mga bata kasi malasa. Pasensya na kayo mga guys sa boses ko. Medyo paos lang po ako ngayon. Kakainom ng kape at malamig. Naghalo na sa katawan ko. Kaya ganito ang boses ko. Dagdag pa tong panahon na napakainit. Kaya lumala yung karamdaman ko. Ayun mga guys, magkakape na naman tayo ulit. Pagbandang tanghali po na napakainit. Kaya bawal na po magkape. Mag ice water na lang kami. Ngayon lang po ito. Flex ko pala sa inyo ang aking tanim sa my garden. Actually mga guys, maliit lang po yung garden ko sa taas. Kaya sa paso ko na lang nilalagay ang aking mga tinatanim. Dahil mayroon na po akong mga gabi dito, ang pinakamalaking gabi ay kinuha ko na po. At gugulayin ko na po yun ngayon. At syempre, ang bibilhin ko na lang ay niyog. Ito mga guys, napakalaki nito. Tama na po to pang ulam. Ako lang palang kakain nito kasi wala po yung sugar daddy ko nagtrabaho. At yung mga anak ko naman ayaw nito kasi makati daw. Ito na mga guys, hiniwa-hiwa ko na. Marami na pala pag naiwa-hiwa na. Habang nagluluto po ako ng gabi, hinandaan ko pala ng pagkain yung anak ko kasi papasok siya sa school. At ito pala yung baon niya. Corn beef at saka hinaluan ko po ng egg. Tuwing maghahanda po ako ng baon ng anak ko, naalala ko po dati yung kabataan po namin. Wala kaming baonan, kundi ay dahon ng saging. Doon po ilalagay yung mga baon namin. Dahil po nagugutom ako dito at natatakam po ako sa tuyo nga nabili ko sa labas. Lalo na pag lalagyan nyo po ng okra, napakasarap po pang partner sa tuyo nga tostado. Actually mga guys, tuyo po ito na galonggong. Yun pong favorite ko. Kain ulit tayo. Flex ko pala dito yung anak ko nga napakakulit. Pero mahihiyain po yan sa kamera. Hindi niya alam na may kamera sa gilid. Pero matalino po yan sa klase. Dahil maghahaponan na naman po, magluluto na naman ako dito ng aming ulam. Ang lulutuin ko for today ay sinigang na bangus. Kasi ito yung piborito ng panganay kong anak. Mahilig siya sa sinigang na bangus. Iniisa-isa ko po paghulog para hindi mapasama ang sabaw or tubig. Siyempre, hindi mawala talaga ang kangkong. Lalagyan ko po ng maraming kangkong kasi favorite po ito ni Bebe GR. Ayun mga guys, kulong-kulo na po at hihulog ko na po yung maraming kangkong. Pero sa probinsya po namin mga guys, kung magluluto po kami ng ganito,
Hindi po powder ang inilagay namin pang paasim, kundi dahon ng sampalok. Ang dahon po ng sampalok ay ilalaga muna namin. Tapos dudurugin po namin ang panandok at sasalain. Yun, luto na po ang aming sinigang. At kumain na po si Sugar Daddy dito kasi nagugutom na siya. At syempre ako din. Kagagaling ko lang maglaba. Nagugutom din ako. Kain tayo dito mga guys. Pasensya na po kayo sa mukha ko kasi wala pa pong lipstick yan. Saka hindi talaga ako mahilig mag-lipstick. Lalo na pag sa bahay lang po. Pero kahit umaalis po, bihira lang po ako mag-lipstick. Ganito talaga ang itsura ko mga guys. Pero hindi naman po mahalaga ang itsura, diba? Ang mahalaga po, mabuting tao. At mabait. Ang sarap po ng aming ulam. Thank you Lord sa mga pagkain at sa mga blessing na binigay niyo po sa amin. At pag nasa bahay po ako ay nagkakamay talaga ako tuwing kumakain. Kasi hindi po ako maarting pagkatao. Pero pag kumakain po kami sa labas ay syempre po nagkukutsara naman po ako. Masarap kasi kumain pag nagkakamay. At syempre po kailangan malinis ang kamay para masarap ang kain. Masarap po ang sinigang lalo na po pag may kapartner na tuyo. Ganito kami kumain sa probinsya namin. Ang daya talaga ng kamera ko, ang laki ng mukha ko dito. Para tuloy malaki akong tingnan. Ay, namimiss ko na po ang buhay probinsya. Masarap kasi tumira doon. Lalo na po kung masipag magtanim-tanim. Naku, marami pong taniman doon. Gusto ko lang doon yung mga gulay. Yung mga presko nga gulay, mga prutas. Lalo na po yung mango. Indian mango or santol. Marami po doon sa probinsya. At yung kamuting kahoy. Ang taba ng nabili kong bangus, ang laki ng tiyan. Pero yung mga anak ko kumain ng ganito, ayaw po nila ng tiyan. Kasi sobra daw ang taba. Ang sarap ng tuyo, i-partner mo sa bangus. Kaya lang matinik lang po ito. Kailangan pag kumain po ang mga bata, talagang alalayan nyo po kasi baka matinik. Masarap kasi sa bangus ang iihaw. Or kaya pampaksiw. Ilong pa more. Ang laki ng ilong ko dito. Pero ganito talaga ang mga Pilipino. Pango ang ilong. Pero wag kayo mga guys. Kasi yung iba kong mga kapatid ay kapag-asawa po ng ibang lahi. Kasi gusto po ng mga ibang lahi ang mga Pilipino at mga Morena. Kasi sa probinsya po namin marami po nakapag-asawa ng ganun. Thank you for watching.